Review tayo ng Sniper 150 for about 10 months na siya sa atin. May mga lumitaw na issues at meron din namang maganda, syempre. Punta muna tayo sa mga magagandang part. Magandang part is yung tire natin is ayan, mostly nasa 70% pa. Tapos, ang odometer natin is nasa 10,000 kilometer na ang tinakbo natin. So, 10,000, 70% siguro. Malaki pa to. Yun yung maganda dahil matibay yung tires. And then, sa performance, hindi pa rin naman ako, hindi pa naman ako nasiraan or namatayan. O kaya naman, na-flatan. Performance, okay na okay tayo. Walang problema, smooth. Mga wirings, mga buttons, mga ilaw, okay pa rin, smooth, crisp. Starter, good, okay. Tapos, ano pa ba? Digital. Malinis pa rin ang digital natin. As you see. Ayan, para makita. Ayan. So, mamaya i-on natin. Pero ngayon, syempre, para marinig nyo ang mga sasabihin ko, kailangan naka-off po na siya. So, eto, nagpalit lang ako ng shifter. So, single shift na tayo. Okay lang naman yung stock footrest or shifter. Kaso, ang magiging problema ko is, pag nakatayo kasi ako, tumatama yun pa ako dun sa mismong footrest ng shifter. Ngayon, napag-decide ko na palitan yon ng single shift kasi hindi nga mailagay itong passenger footrest. So, gumawa ako ng DIY bracket. Yung lahat ng maintenance naman sinusunod ko. Kaya siguro okay pa naman siya. Yung chain, stock pa rin yan. Sprocket, stock. Caliper, brake, caliper sa harap, puro stock, battery, stock, lahat stock pa, wala pa akong tinanggal bukod lang dito sa shifter. And then mayroon lang ako napansin na talagang issue ng sniper, which is yung stock shock niya, yung front shock niya. Pag medyo malalim yung uka or kahit hindi man ganun kalalim, basta nagplay itong shock niya, may marinig kayong tumatama na parang ganun. Hindi ko siya ma-describe pero marinig nyo na lang basta naka-sniper kayo. Alam ko issue talaga to ng sniper dati pa. Bukod dun sa issue niya ngayon, ang nakita ko pang hindi maganda sa part ng tires is yung pagiging matigas ng tires. Dahil matigas yung tire natin, mas madalas yung pag-slip. Lalo na sa mabasang daan. Tsaka mabuhangin. Normal naman yun, nag-slide. Ang gusto ko lang sabihin is, mas malaking chance na mag-slide siya sa daan. Dahil matigas itong tires natin. Katulad nung ibang brand na medyo
parang kumakapit siya pag nag-break ka. So yun din yung issue na nakita ko sa kanya. Wala pa akong naging problema sa gas nito dahil malalayo yung pinupuntahan ko, pero hindi pa ako naubusan ng gas dahil matipid nga hasta. Minsan isang bar nga lang, ilang kilometro na yun, 30 plus to 40 nung nag-riot kami. Yun nga, ganun yung nakita ko. Then yung mga ilaw niya, yung nakita ko is itong headlight. Okay na siya dahil LED yung headlight, tapos color white. Ang problema nga lang, hindi siya ganun kalinaw. So parang kailangan mo pa talaga itong palitan or maglagay ng additional para paggabi malinaw yung ilaw mo. Dahil hindi siya ganun kalinaw, medyo malabo pa siya. So ang review ko sa Sniper, based sa satisfaction ko, well, good na good siya. Satisfied ako sa performance and quality. Yan mga ka-Sniper. Try natin buksan para marinig natin yung tunog niya. Alright mga REPA, yun na ang review natin sa Sniper 150 for 10 months na gamit natin siya. Good na good. I think that's it for today. Paratut, signing off.